binigyan po kay ni Vice Ganda ang kabayanihan ng mga frontliners sa mga fast food chains, restaurant at supermarkets. Idinaan ni Vice Ganda sa Twitter ang kanyang appreciation post ngayong Miyerkules, April 8, kasabay nito nag-sorry din sa kanila ang comedian TV host. Humingi ng paumanhin si Vice para sa mga pagkakataon na hindi naging maganda ang naging pakikitungo nilang mga customers sa workers na ito, tweet ni Vice. Ngayon na-appreciate natin ang halaga ng mga service crew, grocery staff, cashier at bagger. Patawarin niyo po kami kung minsan namin kayong napakitaan ng pangit na attitude. Di po namin malilimutan ang kabayanihan ninyo. God bless you! Ilang Twitter followers ni Vice ang aminadong may mga pagkakataong nasusungitan nila ang grocery staff tulad ni Vice. Nag-apologize din sila sa mga ito ang ibang netizens. Kaka-relate sa tweet ng It's Showtime host, saksiro sila sa paghihirap at sakripisyo ng frontliner na ito mapagsilbihan ng publiko. Para sa iba pang Twitter user, deserve din sa appreciation at papuri ang delivery rider at maging ang mga nagtatrabaho sa gasoline station. Nagpasalamat naman kay Vice ang mga restaurant at supermarket frontliner na Twitter followers niya kasunod ng pagdedeklara ng ECQ sa Luzon. Napakaraming establishmento ang isinara. Suspendido rin ang lahat ng pampublikong transportasyon, layunin itong kumbinsihin ang publiko na manatili lang sa loob ng bahay upang maprotektahan ang sarili laban sa sakit. Pero obligadong manatiling nagseserbisyo ang mga ospital, maraming ahensya ng gobyerno, emergency responder, at ang mga nasa sektor ng pagkain at basic services bukod sa health workers. Frontliner din ang turing sa mga nagtatrabaho sa mga supermarket, restaurant, food manufacturing company, at iba pang sektor na may kinalaman sa food supply. Nagtatrabaho rin kahit delikadong mahawakan ng sakit ang bank teller, empleyado sa mga money transfer facility, payment center, logistic drugstore, laundry shop, gasoline station, at water refill station. Frontliner din ang barangay official, mga tagalinis, street sweeper, syempre pa, naka-duty dapat ang mga police, sundalo, firefighter, at miyembro ng media. At dahil pinalawid pa ang ECQ hanggang April 30, extended din ang serbisyo ng mga frontliner na ito. Inaasahan ng gobyerno na makatutulong ang extension upang mapigilan ang pagdami ng may sakit sa bansa.